hindi ko akalain na magiging ganun, mapupunta ako sa sex, sa youngest sexy star. Yun yung tawag nila sa akin, ng bold star. What you were thinking nung nag-turn kayo sa pagpapasexy? You've earned your spot now in showbiz, pero na-imagine ba ninyo yung stature ninyo na to nung pumasok kayo na sa pagpapasexy? Start tayo kay Miss Alma. Ano, nung first movie ko kasi, hindi ko akalain na magiging ganun, mapupunta ako sa sex, sa youngest sexy star. Yun yung tawag nila sa akin, ng bold star. Yung Eva Fonda 16 ko, kasi magkasunod nun eh. Pero ang ginawa ko lang doon is parang nakatupis ako, nagsayaw ako, dancer ako. Pero tupis, kasi yung time ko, yung ganun, sexy na, bold na yung ginawa ko noon. Na dancer lang ako na nakatupis. And then yung Eva, yung ano ko naman, yung susunod ko, yung Ligaw na Bulaklak, hindi ko rin akalain na ganun din ang dating, na super sexy, yung sinisilipan lang naman ako, tapos parang rinipa ko ni Vic Celayan. Parang, pero ganun na yun, na doon na ako nadala, pero hindi ko akalain na doon ako papunta sa bilang sexy star o bold, youngest bold star, ang tawag sa akin nun. And then, ang maganda sa akin lang, habang tumatagal, napupunta na ako dun sa drama, tapos napunta na ako sa comedy. Yun na yun, natanggap na ako ng iba-ibang role habang tumatagal naman. Yun. Thank you po, Miss Alma. Thank you din. Miss Maui? Ayan. Ako po, never... Parang nung nag-uumpisa po ako, hindi ko naisip na dadating ako sa ganito. Although, syempre, yan ang pangarap ng bawat artista, di ba? Kasi dati, kailangan kumita ang pelikula mo para bigyan ka ng susunod, para magkaroon ka ng susunod. Kasi kung unang movie mo pa lang sa big screen, flop na, wala ka nang kasunod na project. So dati it was more of nung linonsyo ko, kabada pa ako, kasi syempre una mong isipin, shucks, hindi naman ako kilala, pinapakilala pa lang ako, papanoorin ba ako ng mga tao, tatangkilikin ba ako ng mga tao. Never talaga in my wildest dreams na naisip ko na dadating ako sa point na ganito. And since nandito na rin ako, of course, syempre thankful ako, especially sa Viva, kay Boss Vic. Syempre dahil yung tiwala, no, for the longest time, ibinigay sa'yo. So, thankful ako, actually, sa lahat ng mga taong tumulong sa akin, lahat ng taong nakilala ko, lahat ng mga naging director ko. Very thankful ako. So, yun pa. Thank you, Miss Maui. Miss Osang. Nung nag-uumpisa pa lang ako, hindi ko na-expect na kasi it's bold film after bold film after bold film, palala ng palala ng palala. So, naramdaman ko lang na itinuring ako talagang totoong artista, actress, nung kinuha na ako ni Tita Mids. And right after that, nagsunod-sunod na ng makatrabaho ko yung magagaling na director like Toronyo, Romy Susara, Mel Chonglot. Yun yung talagang pinaka-heaven ako noon, mga panahon na yun. Kasi ang gaganda ng mga projects na nakuha ko. Pero sa enjoyment, mas nag-enjoy ako ngayon. Kasi nalagpasan ko na lahat eh. Tsaka ito na yung time na talagang na-appreciate ko na yung pag-aartista, yung trabaho. Hindi gaya noong nag-umpisa ako, para talagang acting ko, yung tawag ko doon, pambili lang ng bigas. Yung ganon, hindi ko nga alam na marunong ako umarte. Basta kung ano lang yung sinasabi ng director, yun lang yung ginagawa ko. And nakatulong, kasi yun lang pala yung formula.
sinabi din ni Tita Midson na you have to listen to the director for you to become a good actor.